Yo, what's up mga kapasaway? Welcome to my vlog. So ngayon mga kabro, pag-uusapan natin ngayon sa vlog na to yung mga hacking ba, yung mabilis kung paano ka mabilis ma-monetize, mabilis kung makuha yung subscriber, mabilisan makuha yung mga watch hour. Dito sa topic natin ngayon mga kabro, dito natin malalaman at dito ko sa inyo i-share kung ano yung mga experience ko bago ako na monetize dito sa YouTube channel. Kaya kung interesado ko sa topic na to, intro muna tayo mga kabro. So yun mga kabro, yun nga sinasabi ko sa inyo, kung gusto nyo malaman tong itong topic natin kung paano tayo mabilis kumita o kaya ma-monetize dito sa YouTube channel, tuturuan ko kayo. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel mga kabro, i-subscribe mo na yan para ma-notify ka sa lahat ng activity, sa lahat ng gagawin kong video na alam kong papakinabangan mo. At i-subscribe mo na rin ang kaibigan natin si Parang Larry, yung Kaagapay TV. So ngayon mga kabro, pag-uusapan natin yung mga hacking na ginagawa ng kadalasan ginagawa ng mga baguhang dito sa pag-YouTube. Kasi marami sa atin talaga yung gusto, pag gumawa ng channel, gusto ka agad ma-monetize. Tandaan yung mga kabro, pagdating dito sa YouTube, hindi naman natin minamadali. Pero marami talaga sa atin, karamihan, pag gumawa sila ng YouTube nila, gusto nila matapos ka agad. Ikaw, bakit ka gumawa ng YouTube channel? Ano bang purpose mo? Isipin mo ka agad kung anong purpose mo. Yan kabro, ang isa sa tanong na dapat mong sagutin. So ngayon mga kabro, kung ikaw mag-YouTube, talagang kailangan mong pag-isipan mo muna talaga bago ka gumawa ng iyong channel. Huwag kang gagawa ng channel na hindi mo pinag-iisipan. Kasi ito ay for lifetime na ito eh. Kumbaga, ito ay magiging pundasyon mo na kung ano sinimulan mo, kailangan tapusin mo. So ngayon mga kabro, halimbawa gumawa ka ng channel mo, nakaisip ka na ng channel mo na alam mo na ito na talaga ang gusto mong maging channel at nandyan na lahat nakapalog yung gusto mong maging content, dapat pangalagaan mo YouTube channel. So marami sa atin, minsan, basta lang nakaisip na gumawa ng kanyang YouTube channel, okay na, gumawa sila. Tapos ngayon, nag-iisip sila ngayon na mabilisan na paraan, gumagawa sila ng mga video, magawa sila ng mga hacking para mapabilis nung makuha nila yung mga subscriber, yung watch hour. Ngayon, unang-unang teknik para dumami ang iyong subscriber. Ito mga kapro, i-reveal ko sa inyo yung mga kadalasang ginagawa ng mga bagong YouTuber. Ang unang-unang ginagawa nila para dumami ang kanilang subscriber, sumasali sila sa mga live tulad ng mga lapagan. Lapagan, dikitan, doon sila sumasali para magkaroon sila ng mga subscriber. Kasi lang sila doon yung tawag yan. Parang magkukunik-kunik yung mga small YouTuber, kanyang kunik-kunik yan. Kaya lang, ang problema nito mga kabro, kung ganyan ang ginagawa mo, nadidilik yan ang ating mga machine. Kumbaga, nagkakaroon ng violation tayo. So, kaya ngayon mga kabro, nagkaroon na tayo ng violation. Di ba pinag-isipan na natin, sabi ko nga sa inyo, pag-isipan nyo muna bago tayo gumawa ng YouTube channel. Ngayon, maraming hacking na ginagawa ngayon. Gagaya tayo ng gagaya para mabilis yung makuha nating WhatsApp, makuha natin yung subscriber. Pero itong may papayo ko sa inyo mga kabro, mali yung mga ganyang ginagawa. Kasi yung ikaw may pangarap ka talaga o kaya mayroon ka talagang gustong i-explore, kailangan huwag mong gawin sa main channel mo. Gumawa ka ng ibang channel mo para hindi maging toxic yung yung original content mo, yung original channel mo. Gumawa ka ng mga ibang channel mo na doon mo gagawin lahat ng hacking, yung sinasabing mga pinagbabawal na teknik. Doon mo na gawin. Huwag mong gagawin ka sa main mo. Kasi, kaya nga sabi ko sa inyo, di ba mga pre,
paggagawa ka ng YouTube channel, kailangan pinag-iisipan mo yan. Dahil lahat ng ilalagay mo dyan, lahat ng ilalapag mong videos, kailangan, kumbaga, personal, kumbaga nandun na lahat yung pinag-angkol mo, nandun yung pwede mong pagkakita. Pero kung wala ka mong pakialam dyan sa channel mo, okay lang gumawa ka ng mga hacking na ginagawa ng mga iba. Yung mga, may mga tutorial kasi dyan, mga toro, ito ang gawin mo, gumawa ka ng ganito para mabilis na ma-monetize. Pero walang shortcut pagdating dito sa mga, sa YouTube mga kabro, tandaan nyo yan. Huh? Wala tayong shortcut dito. Pero mayroon mga ginagawa yung mga iba, tutorial para magkaroon ng mga hacking para mabilis na ma-monetize, mabilis makuha yung WhatsApp. Pero yun mga kabro, alam naman natin na ano na kaganyan, violation na yan. At saka, yung gumawa ng platform na ito ng YouTube nito, alam nyo mga kabro, hindi naman yan kasing bobo natin. Mauutak yan kaya gumawa sila ng ganitong platform. So ngayon mga kabro, habang gumagawa tayo ng mali sa ating YouTube channel, halimbawa yung talagang pinakamamahal mo ng YouTube channel, was out yan o kaya nasira yan, sino ang kawawa? Ikaw, yung pinagpaguran mo na imbis na ginawa mo ng maayos, masisira na. Magkisisi ngayon kung bakit ginawa mo yung mga bawal. Kaya kung gusto mo mag-explore, gusto mong maranasan kung paano makakuha ng WhatsApp, makakuha ng subscriber, gumawa ka ng ibang channel para doon ma-explore lahat ng ano mo, ng mga kabalbalan, ng kalokohan. Doon mo gawin. Kasi mawala man yung channel na yan, at least wala kang pag-sisiyan, di ba? Oo. Ngayon, marami sa atin yan nag-umpisa pa lang. Lahat ng mga hacking bang ginagawa nila. So ngayon, yung effort nila nandyan lahat, nakatutok sila sa lahat sa paggagawa nila ng mga videos nila. Pinaghirapan nila. Pagdating ng mga ilang buwan, nagkaroon ng mga violation. Sa naging takedown yung mga ano yan. Dahil sa mga ginagawa nila, mga hacking na para ma-monetize ka agad. Ang problema, imbes na mapabilis, napabilis sila mawala sa YouTube. Yan ang problema ko eh. Imbes na mapabilis sila na ma-monetize sa YouTube, mas napabilis sila na mawala sa YouTube. Kaya, ang mapapayo ko sa inyo mga gabro, kung gusto yung mapabilis ang ano nyo, ang ma-monetize sa YouTube, gumawa kayo ng mga quality content. Yung mga quality na alam mo na piling panoorin ng mga subscriber. Kasi kung kukuha tayo ng mga bugos na subscriber, tanda nyo ba, kapro, bugos yung magiging channel mo. Kasi kung ka ng bugos, lahat ng mangyayari dyan, naging bugos na yung channel mo. Iwan sa atin naging bugos yung channel natin. Maraming hacking na ginagawa, marami tayong sabi yung mga WhatsApp, yung Microsoft Kids daw, na magbi-playlist ka, pa-andal ka ng mga videos mo para tumaas yung watch hour mo. O, tumataas naman talaga yung watch hour. Kita mo naman yan sa analytic mo na tumataas yung watch hour, tumataas yung watch hour mo. Pero, mapapansin mo yun. Kung nag-umpisa ka pala, mapapansin mo yun na bakit tataas bumababa, tumataas bumababa. Dahil, ibig sabihin, yung channel mo nasusubaybayan yan ang bubol. Nasusubaybayan na yan ang ano, ng platform. Bakit kailangan magkaltas? Dahil kung legit yung mga viewers mo, legit yung lahat ng ginagawa mo, tuloy-tuloy, hindi yan bumababa. Ako, sa totoo lang mga kabro, nag-umpisa lang ako sa ganyan, nag-explore ako. Pero itong channel kong to, masawain mga kabro, hindi natin ito hinahaluan ng mga kalokohan. Hindi natin hinahaluan ng mga kabugusan. May ginawa ko isang channel kung makikita nyo mga kapag kahit i-search nyo yung Money and Sisa TV. Doon ko ginawa lahat ng ano, ng explore, pag-i-explore pagdating dito sa YouTube. Lahat ng hacking ginawa ko doon kasi wala man akong magpakialam kung mawala man yun kasi hindi naman yun ang importante sa akin. Ito ang importante sa akin, yung main ko. Yun, sa ganun rin sa ano, sa Facebook, yung sa Facebook, di ba yung gumagawa ng mga sa page natin, yung mga contents natin, mga reels ngayon, nausan na yun, reels. Marami ngayon nag-reels yun, ano, gumagawa ng mga content na sa reels. Marami naman parang, ano tawag niya pre, yung mga palo-palo, no? Palo-palo naman. Gumagawa ng palo-palo. Pwede naman natin yung gawin, lahat naman natin kaya, pwede i-explore yan, pwede natin lahat
ng paraan na sumbukan para malaman natin kung okay ba o hindi. Mas maganda kung umokay siya, patuloy natin kung okay naman pala siya. Pero kung hindi naman, huwag na. Kaya isinasuggest ko sa inyo, kung ganyan ang gusto niyong mangyari, gumawa kayo ng dalawang channel niyo. Isang legit na gagawin niyo yung lahat ng tama, isang, yung pambugos ba pa rin. Gumawa ka ng isang channel. Kasi kung mamuno tayo sa man yung bugos mong channel, di, okay, at least napakinabangan mo. Kung hindi man umuwates yung ang bugos-bugos mo channel, mayroon kang main na ginagawa na nandun yung i-explore mo yung mga tamang pamamaraan. Kaya sa mga kabro natin dyan, na kaibigan natin dyan na gusto maging YouTuber, gusto maging content creator, gawin nyo lang yung mga sinasabi ko. Gawin nyo yung dapat kung sundin dapat natin, kung gusto natin ma-monetize, sundin natin yung mga patakaran na isinasaad sa batas ng pag-YouTube o kaya sa dito sa Facebook. Kung gusto mo naman na explore, gumawa ka ng ibang channel mo, gumawa ka ng ibang friends mo, na doon mo gagawin, explore mo yung mga kalokohan na pwedeng gawin. Dahil kung approved naman pala yun dito sa YouTube, dito sa Facebook, di at least may benefits pa rin tayong matanggap, di ba, kabro? Yun lang ang masabi ko sa ngayong vlog natin, mga kabro. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe po yan. At pahit na rin po ng notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating videos. At huwag mo rin kalilimutan na i-follow yung page ni pare Lare, yung Kaagapay TV at saka sa kanyang YouTube channel, mga kabro. Kaagapay TV. Kaya, see you next vlog. Hey!